Kaya nung bumalik po kami doon, nakita ko po yung rosary. Kaya sobrang grabe po yung ano ko. Sabi ko, wow! Sabi ko, ito lang ang natira na hindi nasunog sa gamit ko. Amen. Tapos umiyak po ako ng malakas. Sabi nung anak, Monica, your God save you. Sabi niya ganyan sa Amen. akin. Amen. Ayun, jihad, jihad, jihad. Sabi niya. Eh, hindi ko pa alam kung ano yun. Okay. Tapos may sumasagot po doon sa may malayo. Hindi ko rin po maintindihan kasi hindi Hebrew. Sabi ko, Diyos ko po, maawa po kayo sa amin ni Esther. Tulungan mo po ako, bigyan mo ko ng lakas, nahawakan ko po itong doorknob na hindi niya makaya mabuksan. Kamusta Ayan. Po so, kayo? Okay naman dito sa Pilipinas. Kailan pala huling uwi mo dito, sis, kung okay lang matanong? Yeah, April 5. This year? Yeah, this year. Kasi yun po yung suggest ng psychologist po sa akin. Okay. Magbakasyon po. Right, right. Tama, tama. Yeah. Ah, so, kaka galing mo lang sa Pilip... ilang buwan ka dito? 45 days. Tapos balik ka na ulit dyan sa Israel. Nang May 18. Abuti may flight pa going to Israel because, di ba, dahil... Hindi pa natapos nung, yung... Opo, nung time po may flight pa siya. Kasi parang nag-cool down po noon, kaya meron po siyang flight. Eh ngayon po nasa high alert na naman po kaya. Right, oo. Kaya nga, yeah, laging pinagdadasal namin kayo dyan. Ang tawag dito, bali ngayon nasa... saan part ka ng Israel? Dead Sea po. A Dead Sea. So, Dead Sea kami. Yung sabi mo sa akin, bumalik sa this coming Wednesday, babalik na kayo dun sa lugar. Hindi kami babalik. Eh, lilipat lang. Ah, lilipat lang okay. Kami. Nagpagawa ng panibagong, ay binigyan ng lupa ng government yung Berry para dun muna magstay pang samantala. Kasi talagang ano lahat eh, ng ang laki po nung damage doon sa tinirahan namin. Ang dami pong nasunog na bahay, nasirang bahay. Sobra. Pero yung iba, opo, kasi may ano po doon sa Berry, may renting. Yung iba pong nagtatrabaho doon at okay po ang bahay, nandun bumalik po sila. Ah, so hindi naman parang kinulos yung lugar na yun. I mean, open pa rin siya. Opo, open pa rin siya. Pero hindi ka makakapasok po doon kung hindi ka... residence po doon. Kasi nasa ano pa rin po siya. Right, correct. Ayan, so di ko na sasayangin yung oras mo, sis. I'm sure marami kang ginagawa dyan. Siguro, meron ka bang clarification before tayo mag-start yung recording ng interview na to? Wala naman pa. Okay po. Yan. So, siguro start muna tayo with opening prayer po, sis. Apo. Ayan. So, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Panginoon ko, maraming salamat po sa araw na to dahil sa pagkakataon na makasama po namin si Sister Monica Biboso. Today, Lord, alam ko na gagamitin mo siya bilang iyong instrumento ng inspirasyon sa mga viewers na makapanood ng kanyang testimony of the miraculous protection na ginawa mo sa kanyang buhay at sa kanyang amo. Lord, alam ko na You are always with us and you are guiding us in all that we do, especially during this interview. And we ask you, Lord, na be with us and protect us from any kind of oppression or attack from the enemy during this interview, sa mga devices or internet na ginagamit po namin. Lord Jesus, cover us with your most precious blood. And dear Lord, I know that you will touch the heart of the people who will watch this interview, especially sa mga taong nawawalan ng pag-asa,
gusto na sumuko sa buhay, naniniwala ako, Panginoon, na itong magiging interview ko with Monica, Lord, I know that you will speak to them, you will reveal to them your power, your glory, and that nothing is impossible with you. That every day we live and to see miracles, even though kahit na hindi po namin yun nakikita, but our life is already a testimony of your miracle. And we ask for the intercession and the protection of our Blessed Mother, Our Lady of Fatima, and Saint Joseph, Terror of Demons, and Saint Michael. In Jesus' name we pray, Amen. In the name of the Father, Amen. And of the Son, of the Holy Spirit. Amen! Oh, hello! Welcome po, Sister Monica Biboso, and welcome sa ating programa, Istoryang Katoliko. So, isang karangalan po, Sister Monica, na makapanayam ka at para ibahagi sa amin ang miraculous story na nangyari sa'yo during last year, October 7, nung pag-atake ng Hamas sa Israel, yung massacre na nangyari doon, but miraculously, isa ka sa mga taong nakasurvive. At doon yung napanood ko yung interview mo sa EWTN, very powerful ang binahagi mo doon. Very short, pero ang galing. Ngayon, mas palalalimin natin. Mas interested ako sa mga details ng mga pangyayari na yun. So, maraming salamat sa oras mo, Sister Monica. Thank you po. Thank you po sa pag-invite din sa akin. Yeah. So, sa ating mga viewers na first time ka lang nakita, Sister Monique, baka pwede mo silang bigyan ng background about yourself. Ano bang ginagawa mo dyan sa Israel? Okay po. Ako po si Monica Biboso. Isa pong caregiver dito sa Israel. Ang inaalagaan ko po ay isang matanda, 81 years old na babae. May Alzheimer's dementia po siya. At ang pangalan po niya ay Esther Roth. At for 4 years na po kami magkakasamang dalawa. Ah, wow. Pero magta 10 years na po ako dito sa Israel. So pangalawang amo mo na siya? Pang-tatlo po na po siya. Pang-apat na po. Pang-apat. Apo. Lahat po ay namatay. Yung una ko pong alaga ay yun, namatay din po siya. Yung pangalawa po, 101 na po and a half siya namatay. Wow, tapos amen. Yung pang-tatlo po, namatay po din po siya kasi may depression po. Araw-araw na ginawa ng Diyos, gusto niyang mamatay. Ini-encourage ko siya araw-araw pero naka 11 months ako sa kanya na sa pag-encourage na ng kasi lagi niya sinasabi sa akin wala na siyang silbi sa mundo. Ano pang gagawin niya? Sabi ko marami kang anak, marami kang apo, araw-araw ko siyang ini-encourage. Wala. Gusto niya talaga niyang mamatay. Ayaw na niyang magpagamot. Kaya namatay siya, kaya napunta ako sa bago ko ngayong alaga. So, bali, isang dekada ka ng OFW sa Israel, right? So, caregiver talaga yung naging trabaho mo ever since. Yes po. Pero bago ka pumunta dyan sa Israel, Sister Monica, ikaw ay pamilyadong, right? Mayroon kang mga naiwang pamilya dito sa Pilipinas. Ano naging trabaho mo nung before ka nandito sa Pilipinas? Nung nandyan po ako sa Pilipinas, nagtrabaho po ako sa Tropical Hut. Isa po akong cashier. Opo. Tapos, yung may sister po ako dito, nasa Israel din po. Ako po, takot po ako mag-abroad. Pero dahil nandito po yung sister ko, kasi sa mga balita, sa mga ganon, yung sister ko po nagsabi sa akin, huwag ako matakot. Kaya pumunta po ako dito, magkasama kaming dalawa. Pero malayo po yung lugar niya. Hindi po kami magkalapit na dalawa. Simula po dun sa pinagtatrabahuan ko at sa kanya, nasa Ilat po kasi siya, 6 hours po yung biyahe. Tapos, nagpunta po ako dito. Nung pumunta po ako dito, single po ako. Dito ko lang po nakilala yung naging asawa ko po. Okay. Kaya lahat ng dinasal ko, lahat yun na dinig, lahat binigay sa akin. Amen. Kaya sobra pong paniniwala ko sa God at sa kasi
Nung bago po kami pumunta dito, kailangan po pinasulat po kami sa papel kung ano yung magiging wish namin. Eh, yun po yung sinulat ko. Kaya lahat po natuman. Eh, binilagay ko po siya dun sa wailing wall po. Kasi nung pumunta po kami Jerusalem, nilagay ko po siya sa wailing wall. Lahat po, nung sinulat ko doon at inilagay ko doon, natupad po lahat. Kaya sobrang happy po ako. At lalo pong naging intact po yung trust ko po sa kanya, paniniwala ko po lahat. Saan kayo nagpakasal ng husband mo? Dito nasa sa Pilipinas? Nasa Pinas po. Nandiyan na tapos po di na siya sumama sa'yo dyan pabalik? Bumalik pa po. Bumalik pa siya ng 1 year tapos wala na pong mag-aalaga sa mga anak namin kasi nang pinauwi na namin sa bahay namin kasi wala naman pong nakatira dun sa bahay namin. Nag-decide kami na pauwi na lang doon para yung mga bata na lang ang titira doon. Eh kaso hindi po kaya kaya sabi ko sa asawa ko siya na lang ang umuwi kasi nawalan din po siya ng visa. Kaya sabi ko ikaw na lang ang umuwi kasi ako na lang ang magtatrabaho. Kaya nung umuwi po siya October 2, nag-attack po October 7. Kaya nung time na yun, di niya alam ko anong gagawin niya. Sobrang nag-aalala po siya. Anong work niya dyan sa Israel? Caregiver din po siya. Bali, isan ka pala tubo dito sa Pilipinas? Iloilo po. Tapos yung asawa ko ay Isabela po. Bali, ilan na ang anak niyo ngayon? Dalawa po, isang 7 years old tsaka 5 years old. Dito ko po lahat sila pinanganak. Tapos inuwi ko lang po sila na... May Israel visa sila. Wala po. Hindi po sila pwedeng magstay po dito. Kaya inuwi po namin. Kailangan iuwi. Kaya pinaalagaan ko po siya sa kapatid kong nasa Bulacan ng halos 5 years. Marami talaga ako kilala dyan ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa Israel. Kasi nga, isa sa gusto talaga ng mga Jew ay Pilipino dahil gusto nila yung paano mag-alaga mga Pilipino. Right? Tama. Opo. Opo. Nilalagay talaga yung puso sa inaalagaan. Yung pagmamahal, yung ganun. Kaya ramdam po nila kung gano'n sila kamahal. Nag-aral ka muna ng caregiver short course before ka lumipad dyan sa Israel, sis Monica? Opo, nag-aral po ako. Kumuha po ako ng in situ, tapos yun, nagpunta po ako dito. Opo. And ano talaga yung naging reason mo bakit pinili mo maging OFW? Gawa din po ng financial problem po. Kasi yung tatay po namin... may sakit po, yung ate kong nandito, hindi rin naman kaya kasi may mga kapatid din po kami nangangailangan. Kaya nag-decide po yung ate kong papuntahin po ako dito. Dahil po hindi naman po kami ganun ka stable sa buhay. Right. Yeah. Isa sa reason bakit kita in-interview, kasi nangyari last year, October 7, yung pag-atake ng Hamas dyan sa Israel. Pwede mo bang ikwento ano ba nangyari noon during that time nung pag-atake ng Hamas dyan? Mismo dyan sa lugar nyo, di ba? Particularly yung dyan sila pumasok, right? Opo, Kibbutz Be'eri po yung lugar. Opo. Oo. So, paano nangyari yun during yung panahon na yun? Pwede mo kami ibalik sa panahon na yun? Yeah, sige po. Nung October 6 po muna tayo. October 6 po ng gabi, may party po doon sa amin. May party kasi magse-75 years na po yung Kibbutz Be'eri. Nagse-celebrate po sila nung Friday ng gabi, October 6. Tapos pumunta rin po kami saglit ng alaga ko ron na kinuod lang, tapos uwi kami. Tapos yung kasamahan ko po na si Ate Tess po, yun po yung lagi kong kasamang umiikot sa loob ng kibbutz. Eh nung time po na yun, umiikot kaming dalawa, parang ang pakiramdam po namin ang lungkot ng paligid. Sobrang lungkot po, hindi po namin naiintindihan kung bakit. Tapos umuwi na lang po kami sa bahay, tapos
parang mo ano lang, tapos natulog na kami. Tapos kinabukasan, mga alas 6, mga around 6, may narinig po kaming sabog at putukan. Sabi ko, ano yun? Sobrang lakas. Sabi ko, ano nangyayari? Kaya tinawagan ko po si Ate Tess at si Ate Bing. Si Ate Bing po, kapitbahay ko po yun. Malapit lang po yung bahay niya sa amin. Kaya nag-ano siya sa akin. Sabi niya, Monique, malapit sa inyo dyan yung ano, yung putukan. Sabi niya, parang nandyan lang sa inyo, sa likod ng bahay niyo yung barilan. Sabi ko, opo ate, sobrang lakas po, sabi ko. Tapos sabi ni Ate Tess, magpunta na nga ng mamad. Sabi, hindi bumangon na po ako. Tapos pagkabangon ko po, mga 6:30 po, narinig ko po yung alarm, yung siren po. Tapos ako po munang pumunta sa mamad. Tapos sabi ko kay Ate Bing at Ate Tess, kasi yung dalawa po na yun yung close ko. Kaya sabi ko, punta na tayong mamad. E di pumunta na po kaming mamad. Tapos pinatay ko na yung tawag. Tapos after 10 minutes, lumabas na po ako nung mamad. Yung mamad po ay bomb shelter po siya. Tapos, pumunta na po ako ng kwarto ni Esther. Tapos kinuha ko po siya. Tapos nung kinuha ko siya, syempre nung gabi, naka-diaper po siya, basa siya. Pinalitan ko po siya. Pinalitan ko, ang bilis kong kumilos. Hindi ko alam bakit sobrang bilis kong kumilos. Tapos binigyan ko po siyang pagkain, binihisan. Tsaka dinala ko po siya sa loob ng bomb shelter. Tapos tinawagan ko na yung kaibigan ko. Sabi ko, nandito na kami sa loob ng mamad. Sabi ko, tapos sabi nung ni Ate Tess, sabi niya, oba, ang bilis mo, para kang kidlat ah. Sabi niya, isang minuto pa lang, nandiyan na kayo agad ni Esther. Sabi ko, oo, nandito na kami. Sabi ko, tapos habang nandun po ako sa loob ng CR ni Esther, yung CR po kasi niya, bintana ng CR niya, na makikita po yung kalsada. Nakita ko po yung mga terrorist po na tumatakbo po sila. Okay, pero noong time na yun, alam mo na threat sila or alam ko na aware. Po. Alam ko na pong may masamang nangyayari po. Tapos may yung manager po namin nag-send na po ng message dun sa group namin na pumunta na daw, pumasok na po kami ng mamad. Tapos nung time na yun na nasa CR ako, sumilip po ako dun sa bintana kasi sobrang lakas po ng putok. Parang palapit na ng palapit sa bahay ko. Hindi ko po alam bakit pa ako sumilip dun sa bintana. Tapos nakita ko po nagtatakbuhan sila. E di bigla po akong napaurong tapos sinara ko na agad yung bintana. Pero lahat ng bintana namin nakalak na, pintuan, nakadouble lock na. Tapos di pumunta na po kami ni Esther doon. Nung nandun po kami, may CCTV si Esther sa bahay. Namomonitor ko po doon sa labas. Nakikita ko po doon sa CCTV yung taong dumadaan kasi may CCTV din po doon sa may labas. Tapos ilang beses silang pabalik-balik sa bahay namin. Hindi sila makapasok kasi nakalock po. Pero nung time na yun po, kausap ko pa po yung asawa ko. Sabi ko, grabe, may ano na sinugod na, pinasok na ako yung BRE. Sabi ko, nandito na sila sa loob. Hindi ko kakaalam kung anong gagawin ko. Sabi ko, ganyan. Tapos isinasabi niya na ilak ko daw yung mamad, yung pinto ng mamad, ganyan. Sabi niya, wala kang tubig. Sabi ko, wala. Wala akong dala kahit ano, cellphone lang. Sabi ko. Tapos sinabihan niya akong lumabas. Sabi ko, hindi ko na kayang lumabas. Tapos yung ate ko rin, sinabihan din akong lumabas, kumuha ng tubig. Sabi ko, hindi ko na kaya kasi nakikita ko na sila doon sa labas ng bahay namin. Napabalik-balik sila. Tapos yung mga anak ni Esther, sabi niya, Monica, nang go jump to the window. Sabi ko, why? Sabi ko, nasa labas ka ako sila. Hindi ko kaya, hindi ka ako pwedeng po lumabas. Sabi niya, someone told me. Sabi niya na pwede kang lumabas ng bintana. Sabi ko, what? Who told you? Sabi ko nga, sabi niya, my friend. Sabi ko, no. Sabi ko, hindi ko kaya, ayoko. Sabi ko, I don't want. Sabi ko, tapos I will stay here in the mamad. Sabi ko, tapos iyak na ako ng iyak. Sabi ko, Diyos ko po. Sabi ko, tapos nakikita ko na nga silang pabalik-balik. Tapos pinatay ko na yung tawag ko dun sa may asawa ko. Kasi sabi ko, baka marinig nila ako sa labas na nagsasalita dun sa loob ng mamad. Kasi hindi ko naman alam kung naririnig ang tunog dun sa loob ng mamad. Kung naririnig sa labas, hindi ko sure. Tapos pinatay ko na yung mga tawag, nagme-message na lang ako, tapos dasal ako ng dasal. Tapos sabi ko, Diyos ko, sana
gawin niyo po silang bulag. Sabi ko na hindi nila kami makita, hindi nila makita yung bahay namin, hindi sila makapasok. Pero pabalik-balik sila doon sa pinto namin, pabalik-balik sila doon sa mismong bahay namin. Kinukuha nila yung electric bike ni Esther pero hindi nila makuha kasi hindi nila alam paano i-drive. Nag-joke pa nga ako. Sabi ko, ang tanga naman ito, hindi marunong. Sabi ko, parang ako po mag-joke doon tayo. Kinakalma ko na lang yung sarili ko kasi sobrang takot na to. Grabe, iba talaga Pilipino. Opo, nanginginig na yung buong katawan ko, tapos ang lamig na ng mga kamay ko, talampakan ko, tapos iyak na ako na iyak, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos yun nga, sabi nila, hawakan daw yung doorknob ng mamad kasi baka daw mabuksan kahit na nakal. Nung umpisa po, hindi pa po namin alam kung paano ilock yung mamad. Tapos tanong na may group po kami, tanong kami kung paano i-lock yun. Tapos si Ate Bing po, tinanong niya yung amo niya kung paano i-lock. Tapos tinuruan siya ng amo niya. Yun po, saka namin nalaman paano i-lock yung mamad. Eh kung hindi, wala pong may nakaalam sa amin, wala, lahat kami sigurado patay. Kasi hindi namin alam paano i-lock. Kaya nung time na yun, malaman na namin, hindi ko na siya binitawan. Hindi ko na hawak yung cellphone ko. Wala na akong hawak. Yung doorknob na lang talaga ang hawak ko. Tapos dasal ako ng dasal. Tapos sabi ko, Diyos ko, sana gawin niyo silang bulag na hindi makapasok sa loob ng bahay namin. Huwag niyo po hayaan na makapasok sila. Tapos hindi naman sila nakakapasok pero nakikita ko dun sa CCTV, pabalik-balik po sila. Pero hindi sila pumapasok. Sabi ko, Diyos ko po, sabi ko, huwag niyo po hayaan talagang makapasok. Pero talagang siguro, syempre, na napasok kami nung mga around 11. Inano po yung bintana namin. Pero narinig ko po talaga sa labas namin yung putukan, yung barilan po doon malapit sa amin, tapos yung sabog. Tapos maya-maya po, nung may narinig po akong malakas na sabog doon banda sa bintana namin, siguro tinry nilang pasabugin. Pero hindi kasi ano siya, bulletproof po siya, kaya hindi siya matatablan yung bintana. Yung bintana nung bahay? Nung mamad. Nung mamad po. Kasi metal po siya, bulletproof po siya. Pero yung pintuan di ko, po, hindi ko masyadong maintindihan. Yung mamad nasa loob ng bahay nyo? Iyon po, opo. So, ilig sabihin bawat... Bawa, bahay ang mamad ang tawag doon, bomb shelter. Bomb shelter po siya. Opo. So, bawat bahay merong ganun? Meron po. Diyan sa Israel? Sa Israel po. Pero hindi po lahat sa ibang lugar po meron pong wala. Pero sa amin po doon sa Beeri, lahat po meron sa loob ng bahay. Ano yung tsura nun? Pwede mo bang i-describe ano yung tsura nun? Paano siya nakalocate sa bahay? Parang tinabi lang po siya. Itinabi siya sa loob ng bahay. Yung pinto niya ay sa loob din po siya ng bahay pero yung bintana niya nasa labas siya. Pero yung bintana po na yun, pwede po yung isara pag may isasara po yun pag may war. Pag may mga alarm. Pero pag wala naman po, pwede mo pong buksan yun as parang part lang po siya ng bahay. Ganun, yun po. Minsan nandun po kami, doon po kasi yung computer ni Esther. Minsan naglalaro kaming dalawa sa computer. Doon po kami minsan nag-i-stay na dalawa kasi nandun yung computer niya. So tapos during the time binabaril nila, sinusubukan nilang buksan? Buksan po yung bintana. Pero hindi po nila, hindi po yun matatablan kasi nang bulletproof po siya. Nung na-rescue po kami, doon ko nakita na tinry nilang pinasabugan. Tapos ayun na nga po, tapos narinig po akong malakas na sabog. Yung baha, yung mamad, gumalaw po. Talagang yumanig po siya. Tapos sabi ko, wow, Diyos ko po, sana hindi masisira to. Sabi kong ganun, protektahan niyo po kami. Sabi kong ganun, Jesus, Lord Jesus Christ, sabi ko, protektahan niyo po kami. Huwag niyo pong hayaan masira yung mamad, huwag lahat po. Tapos talagang tutong dasal po ako, nagdasal po ako ng ama namin, pero sa salita po namin, yung Ilonggo po. Tapos lahat po dinasal ko, pero sa salita namin ng Hiligay nun po. Kasi yun po yung alam kong dasal na sa salita namin. Hindi po ako marunong mag-rosary ng Tagalog. Yung Hiligay nun po yung alam kong rosary. Kaya yun po, nag-rosary po ako, nagdasal po ako.
Tapos, edi yun na nga po. Maya-maya, may narinig akong sigaw doon sa may malayo. Sabi ko, wala na kaming internet that time po kasi nung huling kita ko sa CCTV, kinuha po nila yung wifi namin. Yung router po pala. Yung router po, grabe, nasa labas po ng bahay namin, doon sa may cabinet, sa may gilid ng pintuan. Ninakaw po, nila. Sa tabi, ninakaw po nila. Tapos wala na rin kaming kuryente. Kasi pinatay, inano na rin nila, kinat na rin po nila yung kuryente. Wala na po kami lahat. Ang dilim po dun sa loob na mamad. Ang init po, sobrang init. Tapos, hindi narinig ko na po na pinasabugan yung bintana ng kusina po namin. I-glass po yun. Ang narinig ko po na bomba ay grenade po yung tinapon dun kasi sobrang lakas. Tapos, nung tinapon na anong-ano na po, nakapasok na po sila. Ang daming naririnig ko para silang nangunguha ng gamit, may kinakalkal sila kasi lagatikan po, parang may hinahanap sila. Sabi ko, Diyos ko, hayaan nyo na po silang makuha nila lahat ng gamit ni Esther. Lahat ng gusto nilang kunin, kunin na nila, sabi kong ganun. Pero wag nyo pong hayaan na mabuksan nila yung pintuan namin ng mamad, sabi ko. Tulungan mo po ako, bigyan mo po ako ng lakas na mahawakan ko itong doorknob. Huwag niyo pong hayaan na pasukin po kami. Sabi kong gano'n. Tapos, edi maya-maya, may usok nang pumapasok sa loob ng mamad. Kasi yung mamad po, may butas po doon sa may pinakamataas. Yung lusutan po ng aircon. Yeah. Kasi centralized po yung aircon sa bahay ni Esther. Yes. Doon po may doon. Sobrang baho po nung usok po. Hindi ko alam kung ano pong nilagay nila, ano po yung sinunog nila, pero sobrang baho po. Masusuffocate ka po talaga. As in, ang sakit sa ilong, ang sakit po sa lalamunan. Ang ginawa ko po, kasi naka-t-shirt po ako nung time na yon, tinakip ko yung ilong, yung t-shirt ko na to, tapos tinali ko po dito sa likod. Yung pangtali sa buhok. Kaya yun po yung tinali ko dito sa para hindi siya makapasok ng sobra sa ilong ko. Tapos na, tinry po nilang buksan yung mamad. Limang beses po nilang tinry buksan. Tapos paano kami, labanan kaming dalawa. Igagano niya, ibabalik ko po ulit. Tapos igagano niya, ibabalik ko ulit. Tapos sabi ko, Diyos ko po, tulungan mo ko, huwag niyo po hayaan na mabuksan niya. Sabi ko, talagang, tapos yung habang binubuksan po niya yung pinto, sumisigaw po siya, jihad, 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 sabi niya. Hindi ko po alam kung ano yun. Okay. Tapos may sumasagot po doon sa may malayo. Hindi ko rin po maintindihan kasi hindi Hebrew. Sabi ko, Diyos ko po, maawa po kayo sa amin ni Esther. Tulungan mo po ako, bigyan mo ako ng lakas, nahawakan ko po itong doorknob na hindi niya makaya mabuksan. Tapos maya-maya na, tumigil po siya. Hindi niya tinuloy yung pagbukas, hindi na niya pinilit. Tapos umalis na siya. Wow. Pero yung usok po, tuloy-tuloy pa rin po yung pasok dun sa loob ng mamad. Tapos si Esther, umuubo na. Sabi ko, anong gagawin ko? Baka marinig si Esther na may tao nga sa loob. Tapos sabi ko, Esther, sabi ko, tumahimik ka. Sabi ko, Lord, tanggalin mo muna yung usok kay Esther. Sabi ko, gano'n. Tapos tumigil si Esther sa pag-ubo. Kaya alam ko talagang the whole time nandun si God sa amin. Pinoprotektahan kami. Kasi pag may sinasabi ako, nangyayari. Tapos, hindi tumigil si Esther sa pag-ubo. Tapos narinig ko, parang wala nang nainay sa labas. Tumakbo ako sa kanya. Pinatagilid ko siya. Tapos, ang daming unan po doon sa loob ng bahay na ng mamad. Ipinalibot ko po sa kanya. Saka ko siya tinakpan ng kumot. Pinatagilid ko siya, tapos tinakpan ko siya ng kumot. Di may space pa rin po siya, pero hindi na masyadong pumapasok po yung usok sa kanya. Kasi may bimpo po ako doon na maliit, nakita ko lang din doon sa may mamad, tinatakip ko sa kanya, tinatanggal niya. Siyempre, hindi naman niya alam kasi may dementia, Alzheimer's po siya. Wala siyang, During the time, di siya aware na nagkakagulo? Hindi po, kasi bago po kami pumasok ng mamad, pinainom ko po siya ng pampatulog at pampakalma. Pero, kaya kalmado po siya nung time na yun. Kung hindi ko po yun ginawa, sigurado po magsisigaw po yun. At sigurado na huli po siguro kami.
Siguro napatay po kami, pero hindi pumasok sa isip ko kung bakit ko siya pinainom ng gamot. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinainom ng gamot. Basta nung time na yon, ang bilis kong kumilos bago kami pumasok ng mamad. Hindi, ang bilis ko lang kumilos. Cellphone ko lang yung dala ko, wala ako kahit anong dala. Tapos ni edi itinakpan ko na po si Esther. Yung usok ko sobrang dami na talaga sa loob ng mamad, hindi na ako makahinga. Tapos hawak ko pa rin po yung doorknob na kahit alam ko po na wala na sila, na wala lang tao sa labas, na wala na akong naririnig. Pero hindi po ako sure kung nandun pa sila sa loob, pero wala po akong naririnig. Tapos yung usok, nandyan pa rin siya pumapasok. Eh hindi na po ako makahinga. Nagmatawag ako sa mga anak, ay nagme-message ako sa mga anak. Sabi ko, yung buong mamad ka ako, punong-puno na ng usok. Sabi ko, tulungan nyo kami, please save us. Sabi ko, tapos yung manager ko rin, manager namin, mini-message ko din, tapos laging sagot lang sa akin, hold on Monica, hold on, there's a massive attack, sabi niya ganyan. Tapos nung marinig ko na there's a massive attack, napanghinaan ako ng loob, sabi ko, paano kaya kami marirescue nito kung may massive attack, sabi kong ganon. Pero dasal pa rin ako ng dasal. E di sobrang usok na. Sabi ko, ano kaya ang gagawin ko? E di hinubad ko po yung pajama ni Esther. Pinubad ko po, tapos ginawa kong parang electric fan para yung usok ay mag-spread at lumabas doon sa may maliit na butas ng bomb shelter po. Tapos edi maya-maya po nawala na yung usok, pero sinusunog na, uumpisa na pong masusunog yung bahay namin in. Tapos sobrang init po doon sa loob. Sobrang init po as in. Tapos yung usok, yung init, hindi ka makahinga. Parang nasa loob ka ng microwave na 400 degree. Yes, sobra pa nga po siguro. Mas grabe, mahigit pa. Sobrang init po, hindi ka makahinga. Tapos message pa rin ako ng message sa kanila na mag-send na ng magre-rescue sa amin. Pero sabi nung manager namin, they are trying their best, but they are failing. Sabi niyang ganyan. Sabi ko, wow, wala na talagang pag-asa na ma-rescue kami. Sabi kong ganun. Eh si Esther, tahimik, tinakataklog pa rin po ng kumot. Kasi may usok pa rin po. Pero alam po nahihirapan na rin siyang huminga. Kaya alam kong yung door na po, hawak ko pa rin, pero nung huli na po, hindi ko na siya kayang hawakan. Sobrang init na po talaga niya. As in, ang init, hindi ko na mahawakan. Kaya hinayaan ko na lang po. Sabi ko, bahala na po kayo. Sabi ko, Lord Jesus Christ, bahala na po kayo sa amin. Hindi ko na kakayang hawakan tong doorknob na to. Kung mapapasok po kami, kayo na pong bahala sa amin. Parang binigay ko na lang yung ano, yung para sa kanya, na siya na lang yung bahala sa amin. Tapos naghanap po ako ng pamaypay para mapaypayan si Esther, kasi sobrang init ng katawan niya. Tapos pawis na pawis, basang-basa na po kami ng pawis, siya rin basang-basa na rin. Tapos yung diaper niya punong-puno na ng ihi at saka pupo. Sabi ko, wala din po akong dalang diaper, wala kahit po ano, kasi hindi ko naisip, hindi pumasok po yun sa isip ko. Tama. Tapos yun na nga po, pinapaypayan ko si Esther, pinapaypayan ko. Tapos yung manager ko po, sabi niya, Monica, sabi niya, open the window a little and breathe. Sabi niyang ganyan. And then close again. Para daw hindi kami masyadong masuffocate. Iyon po ang ginawa ko. Inaubuksan ko yung maliit na mat na glass. Kasi yung bintana po ng mamad, yung parang jealousy po sa labas muna na plastic. Yeah. Tapos yung screen po, tapos yung metal, tsaka yung bubog. Pwede po siyang buksan. Kaya yung bubog lang po ang binubuksan ko, tapos hinga po ako ng konti, tapos isara ko ulit. Pag binubuksan ko po yun, yung impact po nung yung sumabog na, hindi ko alam kung ano yung mga sumasabog eh, yung impact po sobrang lakas. Para akala mo, ang lapit-lapit nung sa akin, sobrang lakas po nung hangin. Ama. Tapos tuwing may sumasabog po, yung bomb shelter po namin, yumayanig po. Kaya
talagang nanghihina na ako. Sabi ko, hindi ko na to kaya, sobrang init. Ganong ilang oras na po kami ganon ni Esther na sinusunog yung buong bahay. Tapos naririnig ko rin doon sa kapitbahay namin yung lagitikan po nung apoy. Naririnig ko rin po, tapos na sinusunog din yung bahay nila. Kaya yung bahay po sa amin ay magkalapit lang po. Parang duplex lang po siya. Yun, kaya sobrang lapit po. Kaya yung init ng bahay nila, napupunta din po dun sa bahay namin. Kaya kaliwat kanan yung init na pumupunta sa amin ni Esther. Pero nung time na yun, hindi ko pa po alam na patay na po pala sila. Mga kapitbahay po namin. Na kami na lang pala ni Esther yung natira. Maaga pa lang, pinatay na po sila. Siguro yung naririnig ko pong putok, yun na po yun. Kasi sabi ni Ate Bing, malapit dyan sa inyo, Monique. Sabi niya, baka yun na yun. Nung time na yun, baka yun na yun na pinagbababaril po sila. Hindi sila nakapasok ng bomb shelter agad during that time? Hindi ko rin po alam na kung nakapasok po sila agad kasi nakita yung bangkay nila sa loob ng bahay. Tapos so, yung isa nakuha pero pinatay din. Oo. Bali, ilang oras kayo na nandun sa loob ng bomb shelter? 16 hours po. Eh di yung cellphone ko nga po, hindi ko na mabuksan kasi nag-ano po siya na please cool down, sabi niya. Hindi ko daw maubuksan at i-cool down kasi ko daw. Kasi sobrang init. Sobrang init po. Ang ginawa ko po, ipinasok ko sa loob ng langunan. Kasi ipinasok ko dun sa loob ng unan, saka ko pinasok sa ilalim ng higaan ni Esther. Kasi medyo malamig po doon. Tapos edi pinasok ko po doon. Hindi ko alam kung ilang oras ko po yun na pinasok ko doon sa may loob ng unan. Tapos inanghihina na po ako. Humiga po ako, nakahiga na po ako sa may sahig. Kasi hindi ko na kaya, hindi na ko na rin kayang paypayan si Esther kasi nanghihina. Sobrang hina ako na po. Pero dasal pa rin ako ng dasal. Sabi ko, yung mata ko gustong pumikit. Kasi sobrang pagod na ako na nanghihina na ako, nawawala na, parang mawawala na ako ng malay. Malay, right. Tapos, hindi humiga ako sa may sahig. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, kung oras ko na po, huwag nyo na lang pong pabayaan yung anak ko. Sabi ko, ganyan. Tapos, maya-maya po, tumunog po yung cellphone ko. May tumatabag po. Naka-vibrate lang po kasi yun. Hindi ko pinalagyan ng tunog kasi maririnig po nila ako. Tama. Baka marinig po nila ako. Kaya narinig ko, nag-vibrate po yung cellphone ko. Tapos nung binuksan ko po, nagsidatingan na yung mga message ng anak ni Esther. Tapos mga message ng mga kapatid ko, message ng asawa ko. Tapos yung sa cellphone ni Esther, marami na rin nag-miss call, nagtawag, nag-message. Kaya kinuha ko, agad-agad kong kinuha. Sabi ko, hindi talaga, kaya nung time na yun, naisip ko, ayaw talaga ng Panginoon. Hindi niya hahayaang mawala ako. Kasi nung sinabi ko na sa kanya na siya na lang bahala doon sa mga anak ko, biglang tumunog yung cellphone ko. Tapos kinuha ko, tapos nandun na yung mga message ng mga anak ni Esther na kung kamusta na kami, mag-send kami daw ng location. Tapos yung kaibigan niya na sundalo, nangihingi ng location namin, kung nasaan na kami banda, kung saan banda yung bahay namin. Tapos tinatawagan niya ako, sabi niya, Monica, sabi niya, nang be strong, ganyan. I know you are brave. You are brave. Sabi niya, wag kang mapahinaan ng loob. Nandito lang kami. Nandito kami, sabi niya. Tapos nung nag-reply ako, tuwang-tuwa yung mga anak ni Esther at yung mga kapatid ko, yung asawa ko, kasi akala nila, wala na po kami ni Esther. Kasi ilang oras na po kaming walang communication. Kaya akala nila, wala na kami. Kasi nung nagsabi po ako na susunog yung bahay namin, akala nila hindi kami makasurvive ni Esther. Ang ganda ng dasal mo na yung nastruck ako doon, yung Panginoon, bulagi mo sila. Kasi yung prayer na yan, isa yan sa, like si Father Chad Ripperger, isang kilalang exorcist sa Americas. If you want to blind Satan as Our Lady,
on that prayer to blind your enemy para hindi kanya makita or para ma-distract sila, so ganyan ganyan. So ano yun, paano mo nalaman yung dasal na yun? May nag-inspire ba sa iyo na bigla na lang pumasok sa utak mo yun? Bigla na lang pong pumasok sa isip ko, hindi ko po alam. Bigla lang wow. pumasok sa isip ko. As yun, sinabi ko na yung ganun lang po, na para hindi niya kami makita. Pero pabalik-balik po sila. Pero hindi sila makapasok sa loob. Kaya alam kong narinig niya yung dasal ko. Kasi hindi niya hinayaan na makapasok agad sila. Kasi iba't ibang tao po yung pumupunta. Hindi po the same na terrorist po yung pumupunta. Iba-iba po. Iba-iba sila. Iba-iba po sila. Kaya, so parang nagpa-pass by lang sila doon sa bahay nyo na hindi nila nakikita yung bahay nyo, gano'n, no? Parang gano'n lang po. Tapos, parang invisible. Yun nga po, nagtatakbuhan lang silang gano'n. Nakikita ko po doon sa CCTV ni Esther. Kaya talagang napaka-posible po na mangyari po yun kasi nakikita ko na, naririnig ko na yung hiyawan sa labas. May umiiyak, may sumisigaw, may yung parang imputukan. Kaya talagang tapos kami lang, yung ano pa, kami lang ni Esther ang natirang buhay doon sa street namin. Kasi dalawang street po yun na magkaharap. Yung bahay po doon sa harapan namin, mga bahay doon, patay din po lahat ng mga nandun. Tapos yung sa kahilera din namin ni Esther, patay din po lahat. Kami lang talaga ni Esther yung buhay. Grabe. Kaya sobrang pasalamat ko po talaga sa Panginoon na hindi niya kami pinabayaan ni Esther. Yeah, ang galing. And isa sa milagrong nangyari, yung napanood ko, yung rosaryo mo ay hindi nasunog. Dala-dala mo ba yun ngayon, Sister Monica? Opo, dala-dala ko po. Dagi pong nasa bag ko. Kasi tuwing gabi po, bago po ako matulog, nagro-rosary po ako. Kasi yun na po yung nakasanayan po namin simula nung maliit kami. Kasi yung nanay ko po, pagdating na alas, kailangan magro-rosary na po kami. Ako po yung nagli-lead. Pag nag-rosary po ako, ako po yung nagli-lead. Amen. Kaya, yun. Kaya nakasanayan na po na bago matulog, magdasal, mag-rosary. Pero hindi mo siya napasok sa loob, no? Hindi mo siya napasok sa loob ng hindi ko po nadala. Nasa labas siya. Kasi mabilisan lang po yung kilos ko po. As in yung cellphone kong hawak-hawak na nagmo-monitor po dun sa CCTV at cellphone ni Esther. Yun lang po ang bitbit ko. So nakakonect siya sa CCTV, oo. Opo, yung cellphone ko. Kaya minomonitor ko po. Kaya nung time na yun, yun lang ang naidampot ko. Yung cellphone ko at cellphone ni Esther. Kaya yun lang po talaga ang dala ko. Wala po kung kahit anong dala. Pati passport ko, wala po pera. Mga gamit ko po, wala. Wala as in, wala pong natira sa akin kundi cellphone lang po. Kaya yung rosary ko po na yun, nasa gilid, nasa table, sa may side table ko po yun. Doon po yun lagi nakapatong. Tsaka yung social worker po ni Esther, ang taga Mexico po sila. Binigyan po niya akong, nagpunta po siya sa Vatican. Bumili po siya ng parang maliit na ano ni Mama Mary at ni Jesus. Yung parang libro siyang itiklop mo ganun. Tapos pwede mo, maliit lang po siya. Yun din po yung kasama doon. Nakapatong din po doon sa may side table po ng bed ko. Yun, nasunog po. Wala talaga. As in, wala. Pero yung rosary ko po, nung time na yun, nung bumalik na kami, hanap-hanap ko, baka ako may natira pang mga ano sa nagamit ko na hindi nasunog. Kasi lagi kong nasa isip na walang nasunog sa gamit ko. Kasi sabi nung psychologist, hanggat hindi mo makikita yung reality, hindi mo matanggap, sabi niya sa akin. Kasi araw-araw po sinasabi ko na, ay may ganito po ako, ay may ganyan po ako. Sabi niya, Monica, nasunog na lahat. Sabi ko, hindi ko talaga maalis sa isip ko na nasunog na lahat pala. Kaya nung bumalik po kami doon, nakita ko po yung rosary. Kaya sobrang grabe po yung
ano ko, sabi ko, wow! Sabi ko, ito lang ang natira na hindi nasunog sa gamit ko. Amen. Tapos umiyak po ako ng malakas. Sabi nung anak, Monica, your God save you. Sabi niya, ganyan Amen. Sa akin. Amen. Yeah. Praise God. Sabi ko, wow. Kaya oh. Sabi ko, yes, He saved me. Hmm. Saan pa galing yung rosaryo na yun? Pwede bang malaman, Monica? Binili po yun ng asawa ko sa Jerusalem po, tapos binigay po niya sa akin. Kasi may rosary po akong akin na nasira na po siya kasi matagal na. Eh pinagtitiisan ko po yun na gamitin. Tapos nung nakita niya, binigyan po niya ako ng bago. Yun po yun yung bigay po niya sa akin. Wow. Galing. Alam mo yung pangyari na yun, doon talaga mapapatunayan that rosary is a spiritual weapon. Na during that time, I believe that our lady, si Mama Mary talagang pinaprotektahan kayo ng ni Esther during that time. Ano yun, yung panahon na yun, paano mo nalaman na safe na kayo? Paano nangyari yun? Ayun po, di na tumawag na po yung army po sa akin. Sabi niya, yung mismo army. Opo, yung hindi po siya doon sa Beeri. Parang may connection lang po siya doon sa lugar namin. Tapos sabi niya, Monica, you can go out now, sabi niya ganyan. Because yung mga army, mga sundalo na magre-rescue sa iyo parating na, sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, ano mo nalaman? How did you know? Sabi ko na safe na sa labas. Sabi niya, nang may nagsabi daw sa kanya na clear na daw sa area namin. Tapos kasi nga, sobrang desperate na po ako na makaligtas, na makalabas, na makahinga, makalanghap ng malamig na hangin. Yung ganun po. Kaya sabi ko, okay, I trust you. Tapos sabi niya, Monica, don't worry, I'm with you. Sabi niyang ganyan. Tapos sabi ko, okay, sige. Sabi ko, lalabas ako. Pero nagdasal po ako. Sabi ko, Lord, pag lumabas po ako, please protect me. Sabi ko, hindi ko alam kung anong meron sa labas. Sabi ko, baka nandun pa sila. Pero gusto ko na pong makalabas. Please protect me. Tapos yun, dahan-dahan ko pong binuksan yung bintana. Tapos sabi ko, may naririnig pa ka ako akong putukan. Sabi niya, Monica, malayo na yan dyan sa inyo. Hindi na yan dyan sa area niyo, malayo na. Sabi niya, di lumabas po ako. Nung lumabas po ako, nakita ko na yung mga bahay sa paligid namin. Sunog na po. Tapos nag-aapoy pa. Yung mga apoy, nagliliyab pa po yung mga apoy. Tapos sabi ko, which way I will go? Kasi yung bahay po namin nasa gitna. Sabi ko, which way I will go? Right or left? Tapos sabi niya, Monica, I don't know. Sabi ko, what? Sabi ko, bakit mo ako pinalabas? Hindi mo pala alam kung saan ako pupunta, kung nasaan ang mga sundalo, kung saan sila dumaan. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi ko, God, please. Sabi ko, tulungan mo ako kung which way I will go. Sabi ko, gano'n. Di, chinus ko po yung right. Doon po ako dumaan. Tapos nakita ko po yung tangke de guerra. Sabi ko, nakikita ko yung tangke de guerra. Sabi niya, tawagin mo. Sabi niya, di sumigaw rin po ako. Sabi ko, help, help. Kung may nakarinig sa akin terrorist, di nabaril na po ako. Kaya sabi ko, bigla ako napatigil. Sabi niya, okay Monica, go to them. Sabi niya, ganyan. Di takbo po ako. Habang tumatakbo po ako, wala pa akong chinelas. Wala pa akong dalang chinelas. Hindi ko nararamdaman yung mga tumutusok po sa paa ko na mga dahon, debris. Mga kung ano-ano. Yes. Hindi ko po naramdaman. Tapos, nandun na po ako sa dulo, nakita ko po yung mga patay na nakahando sa isa sahig, sa may kalsada po. Tapos, sabi ko, hindi ko kaya. Babalik ako. Hindi ko kaya. Sabi ko, babalik ako sa may loob ng mamad. Sabi ko, babalik ako. Hindi ko kaya magpatuloy. Sabi ko, mas safe ako doon. Tapos, paglingon ko po, pagliko kong ganun, yung cellphone kong nasa bulsa ko, kasi that time po, yung kay Esther na yung cellphone ang ginagamit ko kasi wala ng battery po yung cellphone ko. Yes. Tapos, nahulog pa yung cellphone ko doon pa sa tabi ng patay.
Tapos sabi ko, Diyos ko po, dyan pa talaga nahulog. Sabi ko, pero dinampot ko pa rin po. Tapos, buti na lang, patay na yun. Kung buhay po yung Diyos ko po, hindi ko alam kung anong mangyari sa akin. Tapos habang tumatakbo po ako, sobrang nirebius ko po, napaihi po ako sa short ko. Pero nung nandun po kami sa loob ng mamad, nung naglalaban kami ng Hamas na buksan po yung pinto, umihi din po ako dun sa short ko. Tapos nung bistong una din, nung nasusunog na yung bahay, napaihi rin po ako sa short ko sa sobrang nervous po, hindi ko mapigilan. Kaya nung tumatakbo din ako, napaihi din po ako sa short ko. Tapos hindi, sabi ko sa kanya, hindi nagtago po ako dun sa puno. Tapos sabi ko, hindi ko na kaya, babalik ako kako sa loob. Tapos sabi niya, okay, sige, nakahalangkap ka naman na ng hangin. Sabi niya, nalamigan na yung katawan mo. Sige, bumalik ka na dun sa loob ng mamad. E di bumalik po ako. Sabi ko, sige, antayin ko na lang sila. One hour pa po ako nagantay dun sa, halos one hour pa po ako nagantay sa kanila. Tapos, tinawag na po yung pangalan ko. Tapos, kasi ang sabi rin po sa amin, huwag agad magbukas. Wala namang Hamas na nakaalam ng pangalan ko. Kaya nung pinanggit yung pangalan ko, doon po, binuksan ko na yung sundalo. Tapos yun, na-rescue na po kami. Tapos sobrang pasalamat ko talaga noon na na-rescue kami. Tapos nung nandun na kami sa labas, si Esther, namamagana yung mukha niya sa sobrang usok po siguro, sa sobrang init. Ang hindi na ma-drawing yung itsura niya. Kaya yun, dinala. Tapos ako na parang naano rin po ako yung lalamunan ko, sobrang sakit pati ilong ko. Kaya dinala po kami sa hospital na malapit na kaming masuffocate kasi. Ayun, dinala po kami sa hospital. Tapos habang nasa daan po kami, nakikita ko yung mga sunog na sasakyan, mga taong patay, nakahandusay sa kalsada. Kaya yun po rin yung isang trauma ko po. Ang dami ko pong nakitang patay. Sobrang... Yes. Tapos, nung on the way po kami ng hospital, bakbakan pa rin po, nagbabarilan pa rin. Pero nagdadasal lang po ako na protektahan po yung ambulance na yung driver. Sabi ko, sana protektahan niyo po yung driver, yung lahat kaming nasa loob ng ambulance. Ako sana walang mangyari sa amin, makarating kami sa hospital ng safe. Yes. Nakarating naman po kami sa hospital ng safe na wala pong nangyari sa amin. Amen. Paulit-ulit ko po yung dinadasal na sana makarating kaming safe sa hospital. Yeah, yun po. Yeah, bali, ilan kayong nakasurvive during yung doon sa street nyo na yun? Ilan lang kayo na nakasurvive doon? Doon sa street po namin, kami lang po ni Esther. As in kayo lang. Pwede malaman ko ilan nakatira doon sa street na yun? Yung bahay po doon, dalawa, tatlo. Yung unang bahay, isa lang po siya. Pangalawa, isa lang siya, isa-isa. Tapos kami ni Esther na dalawa. Tapos yung mag-asawa doon sa left namin. Tapos isa. Walo po doon sa kahilera namin. Doon naman po sa kabilang kahilera, yung mag-asawa, mag-lola, mag-asawa, tapos yung mag-asawa. 11 po sila doon sa harap namin. Tapos kami doon sa street, sa hilera namin ay walo. Opo. Yung dalawa po doon na matanda, nasa bakasyon po sila. Pumunta sila sa anak nila. Kaya parang ano na lang po, siyam na lang po, ganun. Kasi wala po sila nung time na yun. Buti na lang po, wala po silang dalawa doon. Kasi kung nandun, sigurado, baka namatay rin po sila. Kasi sinunog din po yung bahay nila. Grabe. Close ko pa yung matandang yun. Tapos sobrang ilang buwan po akong hindi makatulog. Halos 3 months po akong hindi makatulog. Sobrang. Pag naalala ko po. Traumatic. Nainom po akong pampatulog. Kahit nakainom po akong pampatulog, bigla na lang po akong magigising. Tapos yun, minsan tumatawag ako kay Sister Regina. Yun, nagdadasal kaming dalawa. Sino si Sister Regina? Yung sa May Tel Aviv po. Yung Madre siya? Opo, Madre po. Wow. Doon po sa Catholic Church po. Tapos nagro-rosary kaming dalawa. Mm. Yeah. Kaya
malaking tulong din po sa akin yung ginagawa ni Sister Regina na nagdadasal. Sobra, sobra. Ano po, kasi after kaming mag-rosaring dalawa, yung bigat ng dibdib ko, bigat ng ulo ko na minsan nawawala, nakakatulog po ako na 3 hours per hours. Sobrang mahirap ngayon pinagdaanan mo, Sister Monica. I mean, yung ramdam ko yung life and talagang ano eh, in a split of second, pwedeng kukunin ka na. Parang alam mo yung ganun, yung moment na ganun. Opo. During that time, nangyayari sa iyo, talagang fate yung ano eh, yung kinapitan mo, pinanghawakan mo, which is, di ba tayo, yun naman talaga, pag wala ka ng mahinga ng tulong, talagang Diyos na talaga ang kakapitan mo. At hindi ka finil ni Lord at naramdaman mo. Di ba sabi mo nga, bawat dasal mo parang agad ang ginagawa niya, di ba? Oo. Sobra. So, after nung pangyayari na yun, ano yung tingin mong, ano naramdaman mo after nun, yung after this event in your life? Ano tingin mo naging mensahe sa'yo ni Lord? Or ano yung tingin mo natutunan mo dito? Siguro, inano niya yun sa akin na hindi niya hinayaang mawala ako kasi may mission pa akong gagampanan. Yeah. Tapos lalo pang humigpit yung paniniwala ko sa kanya. Kasi minsan po, minsan hindi naman tayo perfectong tao. Minsan, correct. nakakalimutan ko siya. Kaya siguro, inaano niya ako na laging wag mawala ng pag-asa at lalong magtiwala sa kanya. Kaya lalo pong yung faith ko at yung paniniwala ko sa kanya, lalo pong naging sobrang intact na po. Kasi di ba parang never, hindi mo talaga may imagine sa buhay mo na pwede mo pala may experience yung pangyayari na yan. Na parang nakikita mo lang sa pelikula eh, 'di ba? Yung mga ganyan, no? Yung survival at walang sino man ang nanaisin na may experience yun, pero inalaw ni Lord na mangyari yan kasi I believe God knows that your faith is strong and ikaw ay magiging testimony ng kanyang power and protection, especially ng power ng rosario. Ang galing, no? Talagang as in, walang, hindi siya nasunog, walang bahid ng kahit anong... Nandun po sa bag, pakita ko po. Sige. Eh, nadala ko po siya. Ito po. Ganda. Ayan po. Ayan nice. Po. Nice. Tapos ito pa yung cross. Yan talaga kulay niya. Yan talaga kulay niya, no? Po yan. White po yan. Parang naging gray na lang po dahil po siguro sa usok, sa hindi ko po alam, naging ganyan na po. White po yan. Oo. Opo. Pero hindi siya nasira eh, oh. Opo. Na ito po, sunog po si Mama Mer, pero hindi masyado. Tsaka yung cross po, nasunog po siya pero buo pa rin siyang cross. Amen. Kaya sobra po yung ano ko. Oo. I mean, tuwing dadaan ka sa problema, titignan mo lang yan, papaalala sa inyo ng Diyos. Ano pa bang problema ang hindi mo kayang pagdaanan, kaya. Di ba? Tama po. Kaya sobrang thankful po talaga ako sa Panginoon. Sobra po. Kaya sa lahat, magtiwala lang, huwag mawala ng pag-asa. Kailangan have faith in God lang. Oo. Kailangan buo. Right. Buo ang paniniwala, huwag yung may ano pa, may ano bang tawag doon? Yung hindi totoo yung may pag-aano pa, alinlangan. May pagdududa pa. Oo, may pagdududa pa. Kailangan buo. Nandiyan pa talaga ang Diyos or mahal ba talaga ako ng Diyos? Kailangan buo talaga yung paniniwala mo kasi hindi niya hahayaan na may mangyari sa'yo pag buo ang paniniwala mo sa kanya. Right. Curious ako, Monica, kasi nung nangyari yan, buti hindi mo naisipan na umuwi na lang sa dito sa Pilipinas for good.
pumasok ba sa utak mo yun na, na gusto mo nang umalis sa Israel at umuwi ka na lang sa Pilipinas? Yun nung nangyari. Nung umpisa po, minapauwi po ako ng asawa ko. Sabi ko sa kanya, hindi pa ako makapag-isip ngayon. Sabi ko, kailangan kong ma-clear muna yung utak ko. Kasi hindi ko pa alam kung anong tumatakbo sa isip ko. Kasi nandun pa yung trauma. Sabi ko, lahat, ang daming psychologist ang humawak po sa akin. Sobra. Mental, physically. Kailangan mo. Araw-araw. Opo. Spiritually, ganun. Dami po humawak sa akin ng psychologist. Kaya, nung naging okay po ako, sabi ko, nakaligtas nga ako. Sabi ko, nakaligtas ako. Kaya hindi ko kailangan umuwi. Kasi nakaligtas ako. Sabi ko, tapos, hindi, pag mangyari pa ulit yun, hindi niya na ulit hahayaan may mangyari sa akin. Kasi niligtas na niya ako eh. Ililigtas at ililigtas pa rin niya ako, sabi ko. At maliligtas at maliligtas pa rin ako, sabi ko. Kasaka, nandito ako sa Holy Land. Hindi ako na, sabi ko, nandito siya ipinanganak. Ito yung pinangakuan niyang bayan. Hindi niya hahayaan may mangyari. Masira. Kaya, sabi ko, dito lang ako. Hindi po ako natatakot. Minsan nga naisip ko na kung hahayaan na sumali sa pagkagiging sundalo, sasali po ako. Wow. Pero napakatapang mo, kapatid. Imposible naman po 'yun. 'Yun lang yung nag-ano sa utak ko noon na parang gusto yung nasa isip ko kasi ang maghigante, ang makapagpatay ng kahit dalawa o tatlo ganun. Pero ngayon hindi na po. Kasi noon sobra yung galit sa puso ko eh. Kasi parang sabi ko maraming yung mga namatay. Mga kaibigan ko sobrang ano sa puso ko noon. Grabe yung nadurog po yung puso. Ikaw lang ba Pilipino noon? Hindi po, marami po kami. Opo. Lahat sila namatay din? Hindi po. Si Ate Grace lang po at si Paul. Si Paul po, close ko po yun. Yung asawa po niya, kaibigan ko po. Nung gabi na po na yun, kasi yung asawa niya buntis po, 2 weeks na lang, magmanganak na. Doon po siya, mag-stay si kay Paul. Magkapitbahay lang po kami ni Paul. Nung gabi po na yon, nagpalaba po ng damit ng baby si Paul at mga unan ko, mga kumot po, tsaka yung lampin. Nagpalaba sa bahay kasi may washing machine po kami at dryer. Yeah. Kaya sobrang sakit po sa akin kasi, alam mo yun, ipinanganak yung bata na hindi nakita yung tatay. Tapos ka-close pa kami, close pa kami ng asawa, close pa kami ni Paul. At saka si Ate Grace po. Si Ate Grace po na yun. Yun po yung kapartner ko laging umiikot. Mangunguha ng mangga, mangunguha ng mani, mangunguha ng ano. Yun, kaya sobrang sakit din po sa akin. Kasi lahat mo nung mga taong malalapit sa akin na wala. Kaya broken-hearted po kaming lahat. Sobra, talaga nakakadurog. So, siguro mga ilang buwan bago ka medyo naka-recover sa trauma na yun. After marami 1 year. Marami pong nagme-message sa akin nga na nung umpisa pa lang po, maraming nagme-message na gusto mag-interview. Hindi ko po kaya mag-entertain kasi bubuka pero nakita kita sa ABS-CBN po. ABS-CBN po. Napanood pa kita nun. Nung time na po ngayon, iyak po ako ng iyak. Walang kuha na hindi ako umiiyak. Kasi pagkatapos po nung interview na yun, hindi na naman po akong katulog. Gaya nung in-interview po ako parang ni Marinella. Na-refresh po. Pero kaya ko na po siya i-handle kasi gawa po nung psychologist. Kaya tinuruan po kami paano i-handle. May mga, nandun pa rin naman po yung sakit. Nandun pa rin, hindi, sabi nung psychologist, mawawala. Hindi mawawala. Habang buhay naming dadalhin yun. Pero, nagdadasal lang po. Yeah. Very powerful po yung pagdasal. Sobra, at kita-kita talaga sa buhay mo yun.
Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. At gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful Team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kanyari, ito sinusuot ko, yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch, at marami pa tayong mga katulad na itong mga design, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful Shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. Meron tanong dito si Maria Lara Pakulan. When did Monica start her devotion to praying the Holy Rosary? Was she allowed to openly practice her faith like making the sign of the cross in front of her patient? I've seen on YouTube that some caregivers in Israel are not allowed to practice their faith inside their employer's home. Hindi naman po niya nakikita. Wala, lahat po ng mga employers ko, hindi nila nakikita yung pagsa-sign of the cross ko kasi alam ko naman na iba't iba yung paniniwala. Eh, nirerespeto ko po yung paniniwala nila, kaya hindi ko po yung pinapakita sa kanila. Pero bawal naman, ba? Bawal? Hindi naman sinasabing bawal, pero dahil nirerespeto ko po yung relihiyon nila, hindi ko naman po alam kasi kung bawal po. Tsaka yung devotion ko po sa rosary nung simula pa po nung maliit po ako. Nung siguro mga, yung di ba pag grade 9 po tayo, ay grade 3 po tayo, 9 years old tayo. Di ba may ganun po? Yun. Kasi yung nanay po namin very devoted po yun sa Holy Rosary. Kahit gabi-gabi po yun, nagda-rosary po talaga kami. Kung makakalimutan man namin, the next day magdadasal kami. Ganun. Sobrang devoted po nung nanay ko. Tapos, minsan pag nasira yung rosary niya, bibili pa yan dun sa may ano simbahan na kilala. Dun pa yan magbibili ng rosary niya. Grabe. Ang dami ah. I mean, over and over again sa testimony about rosary, yung protection, guidance, mga miracle. At isa ka sa nagipatotoo na how powerful this prayer is, di ba? Yung mga ganyan na... Yeah. Minsan binabati ko sa tayo na paulit-ulit daw na dasal. In vain daw yan, ganyan-ganyan. Hindi raw naririnig ni Mama Mary yan, something like that. Pero kita-kita sa buhay mo at during that time, di ba, hindi ako niniwalang coincidence yun. It's all God's providence and protection and our Blessed Mother who helped you to overcome. And hindi biro yun. I mean, yung init, yung tusok po. Usok, di ba? Grabe. Yung habang nasusunog, I mean, that, yung pangyari nyo, talaga milagro yun eh, di ba? Talaga pwede kayo masuffocate doon. Pero, I mean, I believe even your guardian angel is protecting you. Protecting po, nagpo-protecting po sa akin. Lahat po, lahat, sobra. Kahit anong galaw ko po, nagdadasal ako kaya naririnig po kasi hindi nila hinahayaan. Hindi talaga si Lord Jesus Christ, Mama Mary, everyone. Wala, nandun, kaya alam ko po talaga na nandun po sila the whole time. Yeah. Curious ako, Sis Monica, first time mo ba na-experience yung parang ganyan, yung manifestation and power ni God sa buhay mo? First time ko po. First time ko po. Yung nasa hangganan ka na, yung nasa dulo ka na ng kamatayan, yung parang ganun. Tapos hindi niya hinayaang mapunta ka sa ano, first time ko po. Kasi nasa nanghihina na po ako na parang mawawala na ako ng ano, pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Hindi pa rin ako bumitaw. Dasal lang talaga yung naging kakampi ko nung time na yon. Sa mga viewers natin ngayon na nakikinig ngayon, ano yung pwede mo maging mensahe sa kanila kung sila ay may pinagdadaan ng problema sa buhay or pagsubok?
pagpatuloy nyo lang yung pagdasal at paghingi ng tulong kasi hindi naman niya kayo papabayaan, talagang tutulungan niya lang kayo. Sinusubukan lang niya kayo sa kung naniniwala talaga kayo sa kanya or may tiwala kayo or nag yung naniniwala kayo sa kanya at nagtitiwala. Kasi pag lumihis ka, ay pag usubok lang po yung pinagdadaanan nyo, kaya tuloy lang po kayo sa pag-trust at pag-believe sa kanya kasi hindi niya po kayo pababayaan. Dasal lang po lagi. Huwag po kayong paghinaan ng loob. Magdasal lang po kayo lagi. Wow. Amen. Amen. Napakaganda ng binahagi mo at yung mismo yung naging story mo, Monica. Curious ako, kamusta ba kayo dyan sa Israel? Kasi diba, after one year na nangyari ang attack ng Hamas, and up to this day ay hindi pa rin okay ang sitwasyon. Recently, diba, yung Iran nagpakawala ng mga missile. So, kamusta ba ang lagay nyo dyan ngayon sa Israel? Kami po dito po sa lugar namin, okay kami dito. Kasi wala naman pong, ito po kasing Dead Sea, parang ano lang, bihira lang may misal na bumabagsak po dito. Pero sa ibang lugar po, yun, may mga bumabagsak din po doon. Marami na pong namamatay ng mga sundalo dahil sa labanan. Gaya po ngayon, kanina, may balita na naman na nag-atake yung attack Poland at doon sa isang lugar, may namatay na naman po. Kaya marami na yung mga sundalo po, halos ang mga kawawa po ngayon. Pero naka-red alert naman, naka-high alert po, pero okay naman po. Alam ko naman pong kaya ng Israel. Kaya minsan po kinakabahan, pero alam, kailangan magtiwala lang. Yeah. Pinagdadasal siguro, lang lahat. Kung okay lang kung sasagutin mo to or hindi, Monica. Kasi maraming, di ba, sa mga news media outlet na ang pinalalabas na masama ay Israel. Kasi ang nalalaman lang naman namin dito sa mga balita or binibigay, finifeed sa mga tao about sa mga nangyayari dyan. So, ano ba hindi nakikita? Kasi kayo, nandyan kayo eh. Ano ba yung pwede mong ma-share sa mga nanonood ngayon? Ano ba yung talagang nangyayari dyan? Yung war po talaga ay sobra po, ang dami pong pinapadala nilang missile dito, mga ballistic missile, mga rocket. Dahil po may iron doon po yung Israel, hindi po nawawasak ang Israel. May hindi man nasasalo yung Iron Dome, pero yung damage ay konti lang. Kaya akala nila, hindi walang nangyayari sa Israel. Doon po sa kalaban, sa Iran, sa Gaza, sa mga sa Lebanon, wala sila kasing ganun na pang-protect sa kanila. Wala silang pang-intercept ng mga rocket. Iron Dome. Iron Dome po. Kaya wala silang Iron Dome. Wala pa silang pang-intercept. Kaya yung bagsak po sa kanila pag yung damage po, grabe. Kaya nakikita po doon sa news nila na sila yung kawawa. Sila ang nasasaktan. Sila yung Kaya yung anod po dito ay hindi niya hahayaan na kailangan, gusto niya tapusin ang terorismo. Ang terrorist. Kasi pag nagpa-ceasefire siya, babalik at uulit. Kaya ngayon pa lang, kaya ngayon po, sabi niya, tatapusin niya. Kaya marami nang yung mga head ng terrorist, marami na po siyang napapatay. Tsaka yung Israel po, hindi po sila nandadamay ng civilian. Hindi po sila pumapatay ng civilian. Kung sino lang po yung pinuno, yung ng terrorist, yun lang pong pinapatay nila. Kaso, dahil doon ginagawa nilang shield yung civilian, nadadamay po yung civilian. Yung Iran po, yung Lebanon, random po yung pagpapalipad nila. Kung kahit saan, pwedeng bumagsak. Kaso nga lang, dahil may Iron Dome, may pang-intercept, wala po masyadong damage po dito sa Israel. So, pero halos araw-araw talagang may mga rocket na lumilipad sa inyo? Araw-araw po, pero sa ibang lugar po, pero dito sa parang almusal nyo na yun, ha? Yung north normal po, na yun, normal po. Normal na po. Yung north po na lugar ng Israel, yun po yung doon marami.
kasi magkatabi po sila ng Lebanon. Yan po ngayon ang ano, yung north po. Ano sa tingin mo, bakit parang pinamumukha ng ibang media or ng mundo na masama ang Israel? Anong dahil kasi lang? Kasi nakikita po nila siguro na yung mga damage doon sa kalaban ay sobra. Kaya siguro sa naisip nila na ay kawawa sila kasi ang dami, masama ang Israel kasi ganun, inaano nila yung wasak na yung lugar na yun, eh tuloy-tuloy pa rin ang ano, ganun. Eh kasi inaano din ng Israel kasi yung may mga hostage pa na hindi pa nakukuha. Kaya ina-search, inaano din nila na kailangan nila munang makuha yung mga hostage. Kasi nag-umaasa rin yung family ng mga hostage na baka buhay pa, lalo na yung mga bata. Yung kinidnap nila, di ba? Opo, yung kinidnap po nila. Sila. Opo, kaya yung prime minister po dito talaga ginagawa niya lahat. Eh kung siguro walang pang-intercept yung Israel, baka wasak na rin ka yung Israel, wipe out na siguro, wala na siguro sa mapa yung Israel. Kaya napakalita tapos magaling, bansa, pero ang dami niyong kalaban. Sobra, bilib na bilib po nga po ko sa kanila kasi sobrang high-tech nila. Tsaka, na ano kamusta sila. Ba, talagang, kamusta ba mga Hudyo? Kamusta ba sila makitungo sa mga Pilipino? Paano ba? Sobrang bait po nila na sinasabi nila na Hudyo. Hindi po, sobrang bait nila. Hindi gaya po sa ibang bansa na pag kumain, hindi ka pwedeng sumama sa kanila sa pagkain. Kami sama-sama po. Sabay-sabay po kaming kumakain. Yung pagkatulong ka, katulong ka lang. Yung mga dito po, halimbawa pag pumunta sila, bibisita, sila po naghuhugas ng pinagkainan nila. Sila nagliligpit. Hindi po kami nang nagliligpit. Sila po. Wala. Kaya sobrang bait po nila. Tinatrato po nila kaming part of the family. Hindi po ibang tao. Tapos pag nakasalubong mo sila, mag-hi agad yan. Babatiin ka kaagad kung kamusta ka. Yan nga. Kaya yung ano po yung iba, sabi nila, Hudyo yung ugali. Hindi po. Sobrang bait po nila. Mababait po sila. Kaya nga, iyan din po yung isang rason kaya hindi ko rin maiwan yung alaga ko kasi sobrang bait po niya. As in, pag matutulog yan, magkikis pa yan. Isa at sa ibang bansa ba, magagawa po nila yan? Hindi. Kaya, hindi ako naniniwala na masama po ang Israel. Kaya yung mga na nakikita nila sa social media, mga fake news po yan. Kaya yung Israel kasi hindi naglalabas ng balita na mga kwan ay sa social media hindi sila masyadong naggaganon, hindi nila nilalabas yung mga balita nila. Hindi gaya sa ibang bansa na ganun. Oo, kawawa po sila. Pero bago po sila pinapaulan, gaya po nung sa Gaza, bago po inano ng ano ng Israel yung Gaza, sinabihan po sila, winarningan po sila na lumikas yung mga civilian, kaso ayaw po nila, kaya nadamay po sila. Kaya ganyan po yung Israel. Eh kung masama po yung Israel, kaaway mo, warningan mo. Di po ba? Tama. Kaya hindi po ako naniniwala na masama po sila. Amen. Mas masama po yung ibang tao. Kasi sila, kahit hindi sila naniniwala sa kay Jesus. Mabait sila. Iba lang kasi lahat na kahit naman sino po eh may kanya-kanya pong pinaniniwalaan. Kaya nirerespeto ko po sila. O, sa side ko po ah, nirerespeto ko sila kung bakit hindi sila nag-ano, hindi nila inaano si Jesus. Tinatanggap kasi si Moises pa. si Moises po yung pinaniniwalaan nila. Pero naniniwala din ako kay Moises. Kaya okay, kaya wala pong issue sa, kung sa akin lang pong opinion, wala pong issue ang mga Hudyo ay para sa akin po yung mga mababait po sila. Amen. No po. Hindi gaya po sa ibang bansa, maraming nararape. Eh dito po, wala. Pag halimbawang may gusto yung isang tao sa'yo, pag ayaw mo, hindi ka naman po nila pipilitin eh. Wow. Galing. Gaya po. Kaya hindi po ako, mas may puso pa nga po sila kaysa sa ibang tao. Tama. Mga ano talaga, chosen people of God. Opo. Kaya, naniniwala po ako na matatapos po itong ano na ito na mananalo yung Israel. Kasi yun po yung pinagdadasal ko lagi.
na kasi yun yung pangako ng Diyos sa bayan ng Israel eh, ever since, di ba? Ang dami ng gustong sisirain yan. Pero over and over again, ang Israel ay palaging nililigtas ng Diyos. Nililigtas ng Diyos, opo. Monica, bakit mo mahal ang pagiging Katoliko mo? Kasi yun, nung simula po nung nagkasakit yung nanay namin, kasi nung ipinanganak, kasi menopausal baby po ako, tsaka ano, nang kulang sa ano, isa sa buwan. Oo. Opo. Eh, simula noon, yung nanay ko nagkaroon na ng anemia. Kaya, yun, eh, lagi lang kaming nagdadasal. Kaya talagang, pag nagsisimba yung nanay ko, sumasama rin ako. Tapos lagi yun ang pinagdadasal ko, na sana gumaling yung nanay ko. Eh, pero, syempre, para minsan, noon nung lumaki na ako, na sinasalina na ng dugo yung ano ng nanay ko, yung may isip na ako, para sinisisi ko yung sarili ko. Pero para naniniwala pa rin ako sa kay God na may paraan kung bakit ako nandito. Bakit ako na ano, dahil minsan sabi ko dahil sa akin nagkasakit yung nanay ko. Pero eh dito ako. Kaya nagpapasalamat ako at nabuhay ako kasi nakikita ko yung ibang mga ganong menopausal baby. Hindi maganda ang ano nila, di ba pa, nagiging abnormal, nagiging special child. Di iba ako. Kaya sabi ko, ano pa rin ako, naniniwala pa rin ako kay God na hindi niya hinayaang maging ganun ako. Kaya, tapos naging, yung nanay ko kasi ganun, devoted po talaga siya sa pagiging Katoliko. Kaya pag nagsisimba kami, yun, ano po ako. Kaya hindi ganun, nagsisimula po talaga sa nanay ko noon. Kasi lagi siya araw-araw, linggo-linggo. Kahit malayo po yung bahay namin, nagigising siya ng maaga para lang makapunta kami dun sa simbahan. Galing. Malayo po namin sa bayan. Uh-oh. Kaya, nanay ko po talaga. Kaso wala na siya eh. I'm sure, during the moment na na-experience mo yan, ay pinagdadasal ka ng nanay mo sa kung nasa man siya ngayon. I mean, she's praying for you dahil at nabigay niya yung faith na yun na dinala mo during that pinakamahirap na na moment ng buhay mo. At sobrang inspiring ang buhay mo, Monica. Ang galing. Diba? Pag narinig namin yung ganyang story, parang pag may problema kami, parang maliliit yung problema namin. Minsan, di ba, yung problema natin. Pero ikaw, during that time, na parang almost mag-give up ka na, pero talagang pananampalataya ang kinapitan mo. Kinapitan po, opo. Sobra. So maraming salamat, thank Monica. Sobrang galing ng buhay mo. I'm sure maraming mga viewers ang sobrang ma-inspire dito sa interview na to. At siguro, pwede tayo mag-close ng prayer ng Hail Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat, Sister Monica Biboso. Soon, ma-meet din kita in person. At mahawaan ako ng iyong pananampalataya dahil ang galing. I mean, ako hindi ko ma-imagine sa sitwasyon na ganyan. Pero ikaw, I mean, you are built for that moment and you make us proud as Filipino and being a Catholic na Rosario ang pinahawakan mo. Thank you so much, Monica. And lagi kita pagdadasal dyan. Thank you. Thank you. God bless po. Thank you. Bye pa. Hello mga ka-faith. If you want to support the ministry of Sis Carmela,
para bilin po ang kanyang gawang beeswax candle. And kung di ka familiar dito sa beeswax candle, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa 3 days of darkness, na ito lang daw yung kind of candle na sisindi pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation, okay? Hindi po tayo finoforce na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested mag-avail ng beeswax candles, and ang beeswax candles naman ay hindi lang naman to for 3 days of darkness. Kung titignan mo ay maraming benefit din ang beeswax candle. Kasi pure po siya at natural. So maganda siya sa environment. If you want to avail this beeswax candle, you may contact Sis Carmela dito sa number na makikita nyo dito sa screen. Okay, so paki-text or paki-viber na lang po siya.